Miss Maricel, kay Ma'am Maricel at kay Mikey. Kahit magkapatid kayo, ang tawagan nyo pala is Mare. Mare! Bakit? Ang latest! Ganon! Huwag yung gayahin. Siya yung parang lasing, Mare! Ang latest! Ganon. Bakit? Walang ba? Kasi dahil bukod siyempre sa magkapatid, parang maganda din na magturingan din kayo magkain. At saka, oh, sinasabi nga daw na badig daw ako. Kasi siyempre bukod sa magkapatid kayo, maganda din na magkaibigan kayo. Diba? Kaya, Mare. Tsaka sila, they tell me straight to my face kung hindi maganda at kung maganda. Okay. Oo, they tell me. Di ba gano'n ang mga friends? Walang filter. Yes. Walang filter. Dapat sabihin mo, hindi, pangit ka dyan, balita mo yan. Ganon. Ang sakit tong pangit eh. Ayaw niya yung word na pangit. Hindi. Sinabi yung pangit ang mukha. Hindi, sinabi ko yung pangit ang suot. Okay, Ma'am Marisa. O wala, sinabi yung mukha ang pangit. O wala, wala. Wala, wala, sino ba dito ang may ganung mukha? Suntukin ko na siya. Sorry lang, Ma'am Marisa. Ma'am Marisa, sino ba ang pinaka-best friend mo sa inyong magkakapatid? Or pantay lahat? Well, pantay naman talaga. Kaya lang, minsan nawawala. Alam mo naman, mga pasikot-sikot. Diba? Kagaya nito, isa dito, napunta na pala ng Amerika, wala akong kaalam-alam. Ayan ako, lagon. Mga ganon. Etong isa naman sa kanan ko, tatahi-tahimik, sinabing dumaan sa bahay, aba, nung nag-text, nasa Japan na. Ay, mga ganon. Nakakaloka itong mga to. At po, dito pa to alam nag- na rin sagot. Dito pa ito nagka-ano. Oo, alam mo, oo. Ayan, pero tanungin natin si Mel ha. Kasi yes. Bakit sinasabi na ikaw ang favorite ni Ate Maria dahil ba ikaw yung bunso? Eh kasi nga bunso siya. Oh, kahit anong kunin sa cabinet ko, walang pumapalag. Talaga? Oo, pinaiiral. At saka pag ano, ate, meron akong taping, ate, may ganito, halika na dito, bibigyan niya ako ng isang set ng makeup. So, ayun, so, kaya favorite niya ako di bunso ako, tama ba? Aha. Pero paano kayo maglampingan? Sweet ba kayo sa isa't isa? Paano kayo magbonding? Kami ni ate, kasi nung college ako, tumira ako sa kanya. So, ang bonding namin is every time that she goes home from work, ako chika. Naman, chika, bukod sa chika, kami parati kami nanonood. Laser disc pang uso noon. Laser disc pang uso noon. Laser disc. Tapos, parang malaking plaka. Oo. Yun yung bonding namin. We always watch, ano, kuliti, anong magandang ano, palabas dyan. O, ate, ako may napanood akong ganito. Itong panood ako lang may tawag sa kanya ng kuliti. Bakit? Kasi nung bata siya, tad-tad ng kuliti, matad. Wala siyang ginawa kundi mamboso. Oo. Ay, hindi, baka maniwala. Ma-infect yung mata ko, so every now and then, parati akong kinukuliti. Kaya ang tawag may, ano, putol yung daliri niya dahil naipit sa gate. Ayan, o. I-close up pa ba natin to? O, ano, direct. Siyempre, kilala ng lahat si Ate Mary na bilang Taray Queen. Kasi kung yun yung tawag sa kanya, yun yung lang nakita ng tao. Pero ano siya sa totoo sa bahay? Actually, parang for me, misinterpreted lang ang pagiging mataray niya. Kasi prangka siya. Ayun. Sinasabi niya yung totoo. Straightforward, so siguro sa iba, ang interpretation nila, mataray. Taray, oo. Ay, ang pangit mo ngayon, ang pangit ng damit mo. O, mataray na yun. Oo. Pero kung tanggap mo siya ng ganun, kasi ganun talaga normal ni Ma'am Maricel, hindi siya mataray. Pero ano tawag doon? Straightforward? Straightforward. Franka lang. Franka. Pero si Ate Mary ba ay may mga pasaway moments noon? Minsan pag kunyari galunggong yung ulam, di ba? Parang isang buwan kakain niya galunggong lang. Huh? Pasaway ba yun? Pasaway. Ayaw niya ng... Oh, kung baka gusto mong kumain ng ibang ano, eh gusto lang niya galunggong, ganun. Ulit-ulit? Ulit-ulit. Kaya niya one month. Oh, oh, talaga? Ganun. Oh, di kaya kung corn beef lahat. Hindi siya mahirap pakainin. Adobo, adobo lang. Daing na bangus lang.